sa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang lingkod ko na aking itataas, na aking pinili at kinalulugdan. Ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu at sa mga bansa ay siya ang magpapairal ng katarungan. Mahinahon at banayad kung siya'y magsalita, ni hindi magtataas ng kanyang tinig at marupok na tamboy hindi babaliin. Ilaw na aandap-andap di niya papatayin at ang katarungan ang paiiralin. Di siya mawawala ng pag-asa ni masisiraan ang loob. Paghahariin niya ang katarungan sa daigdig, ang mga bansa sa malayo ay buong pananabik na maghihintay sa kanyang mga tupa. Ang Diyos ang lumikhat, nagladlad ng kalangitan, lumikha ng lupa at nagbigay buhay sa lahat ng bagay dito sa daigdig. At ngayon ang Panginoong Diyos ay nagsabi sa kanyang lingkod, "Akong Panginoon tumawag sa iyo, binigyan kita ng kapangyarihan upang pairalin ang katarungan sa daigdig. Sa pamamagitan mo ay gagawa ako ng pakikipagtipan sa lahat ng tao at magdadala ng liwanag sa lahat ng bansa. Ikaw ang magpapadilat sa mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman." Ang Salita ng Diyos. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang poon aking kaligtasan, kaya walang takot ako kanino man sa mga panganib kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Kung ang aking buhay ay pagtatangkaan, niyong masasama sila'y mabubuwal. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Kahit salakayin ako ng kaaway, magtitiwala rin ako sa may kapal. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Anim na araw bago magpaskwa, si Jesus ay dumating sa Betania, sa bayan ni Lazaro na kanyang muling binuhay. Ipinaghanda siya roon ng hapunan, naglingkod si Marta at si Lazaro'y isa sa mga kasalo ni Jesus. Kumuha si Maria ng mamahaling pabango, isang libra ng dalisay na nardo at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan ng kanyang buhok at humalimuyak sa buong bahay ang pabango. Si Judas Iscariote, ang alagad na magkakanulo kay Jesus, ay nagsabi, "Bakit hindi ipinagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha ang pinagbilhan? Maaring umabot sa 300 denaryo ang halaga niyan. Hindi dahil sa siya'y may malasakit sa mga dukha, kaya niya sinabi iyon, kundi dahil sa siya'y magnanakaw. Siya ang nag-iingat ng kanilang salapi at kinukupit niya ito." Sumagot si Jesus, "Ano't siya'y ginugulo ninyo? Pabayaan ninyong ilaan niya ito para sa paglilibing sa akin. Habang panahoy kasama ninyo ang mga dukha, ngunit ako'y hindi ninyo kasama sa habang panahon." Nabalitaan ng maraming Hudyo na si Jesus ay nasa Betania, kaya't pumaroon sila. Hindi lamang dahil sa kanya, kundi para makita si Lazaro na kanyang muling binuhay. Kaya't binalak ng mga punong saserdote na ipapatay rin si Lazaro, sapagkat dahil sa kanya'y maraming Hudyo ang humihiwalay na sa kanila at nananalig kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome to Salita ng Diyos, Salita ng Buhay. Makikita po natin sa Ebanghelyo ngayon si Maria na kapatid ni Marta at Lazaro.
isang libra ng salisay na nardo ang ibinuhos niya sa paa ni Jesus. Ano ba yung nardo? Ito po yung binibigay sa mga hari, no? At ang halaga nito, ayon sa ating ebanghelyo, ay 300 denaryo. So, ang isang denaryo ay equivalent sa daily wage, no? Daily wage. So, assuming natin yung daily wage natin ngayon ay 454 pesos sa isang araw, at kukompute natin yon times 300, ang halaga ng nardo sa ngayong panahon, no, ay 136,200. So isipin natin, no, yung binuhos ni Maria kay Jesus, nakakahalagang 136,200 pesos. Wow! Napakamahal! Hindi ba niya kinailangan ang nardo na ito para sa hinaharap? Hindi ba ito mahalaga para sa kanya? Hindi ba siyang nanghinayang na binuhos lang niya sa paa ni Jesus? Paano niya nabigay ang lahat na parang gano'n na lamang, no? May 3 dahilan kung bakit nagawa niya ito para kay Jesus at para kay Jesus lamang. Unang-una, ang kanyang focus ay laging na kay Jesus. Naalala po natin sa ibang ebanghelyo, no? Nung pumunta at bumisita si Jesus sa bahay nila, naroon si Martha sa kanyang paanan at nakikinig sa kanya. So yung focus ni Maria ay na kay Jesus lagi. Pangalawa, pagpapasalamat. Binuhay ni Jesus ang kapatid niyang si Lazaro. So nakilala ni Maria ang mga biyayang nanggagaling kay Jesus at nais niyang magpasalamat kay Jesus. Pangatlo, meron siyang isang personal na relasyon kay Jesus. So matalik na kaibigan niya si Jesus at mahal na mahal niya si Jesus. At dahil doon sa 3 dahilang ito, nagawa niyang ibuhos ang isang napakahalagang ari-arian niya, yung nardo para kay Jesus. Alam niyo po, ganun ang pagmamalabis ng kaakibat ng pagmamahal. Kasi ang pagmamahal ay hindi pagmamahal kung lahat ay kinikwenta. Ang pagmamahal ay laging ibinibigay ang lahat. At ang tanging hinayang niya ay wala na siyang maibibigay pa. Si Judas ay nagalit sa pagmamalabis na ito. Parang gusto niya sabihin, dapat hindi na lang ito binigay kay Jesus. Ang nardong ito ay para sa mahihirap, hindi para kay Jesus. So makita natin, parang wala siyang pagmamahal kay Jesus. Isipin natin, sa tagal ng pagsasamahan nila, parang wala pa rin siyang nabuong malalim na relasyon kay Jesus. Sarili pa rin niya ang kanyang iniisip. Mas mahal pa rin niya ang kanyang sarili. No? Kaya nagnanakaw siya sa kaba ng bayan. No? Alam niyo, mga kaibigan, no? Posible naman na magbigay sa mahihirap na wala ang Diyos at para sa sariling kapakanan lamang. No? Posible na makilahok sa social work na hindi man lang iniisip si Jesus, kundi ang sarili lamang. Naalala ko noong 2014, no, sinabi ni Pope Francis sa mga obispo ng Switzerland, ang simbahan ay hindi isang NGO. Ang simbahan ay narito upang dalhin ang Diyos sa mga tao. At alam niyo po mga kapatid, hindi natin maidadala ang Diyos sa iba kung wala tayong personal na relasyon sa Kanya. Kinuwento ni Father Eliseo yan sa SVD, no? Nasa isa sa mga parokyang nabisita niya, napuna ng isang lay leader na ang parish priest ay masyadong nakatuon ang atensyon at oras sa kalagayan ng mga magsasaka. Na hindi na siya nakikitang nagdarasal, no? At hindi na rin niya natutugunan ang mga espiritual na pangangailangan ng mga parokyano. At kinumpirma nga ni Father Yance ang pagmamasid ng parokyanong ito kasi ilan daw sa mga pari at religious ngayon ay nagiging social workers na lamang at hindi na mga taong paladasal. Ano po ang punto para sa atin ngayon? Nakapagbibigay lang tayo ng labis kung meron tayong personal at malalim na relasyon sa tao man o sa Diyos. Kahit araw-araw nakasama ni Judas si Jesus,
Kahit araw-araw narinig ang kanyang mga sinasabi, kahit araw-araw na namasdan ang mga milagrong ginagawa ni Jesus, wala pa rin siyang personal na relasyon kay Jesus. Kaya kuripot siya kay Jesus. Alam niyo po tayo rin, kahit na araw-araw tayo magsimba, posible na wala rin tayong personal na relasyon sa Diyos. Posibleng mechanical lang. Kahit na meron tayong outreach or social work paminsan-minsan, posibleng magawa natin mga ito ng walang Diyos at walang pagmamahal. Pwedeng pakitang tao lamang. At kung wala tayong relasyon sa Diyos, may hangganan lang ang pagbibigay natin. Naaalala ko po, kamakailan lang yumaos ang isa sa mga pari ng Diocese ng Cubao, si Monsignor Dan Santa Maria. At doon sa Linggo, pagkatapos ng kanyang pagyao, napakaraming nagbigay ng tribute sa kanya. Yung parish ng Holy Trinity, San Roque Parish, Cathedral Parish, Christ the King Parish, Two Hearts, Santa Rita Parish, Fatima Parish, pati ang UST, ang San Jose Seminary, at marami pang iba. Sunod-sunod, no? Ang daming nabigay sa kanya ng mga tribute, ang daming nagpamisa sa kanya. Hanggat sinabi ng isang parishioner, bakit ang daming masyadong tribute sa kanya? Araw-araw na lang may tribute sa kanya. Sobra naman. Over na yan. Wala na sa lugar. Hindi naman ganyan ang ibang pari. Bakit sa kanya ginagawa yan? Well, iniisip ko po kung bakit gano'n ang naging reaksyon niya. No? At marahil umangal siya dahil wala siyang personal na relasyon kay Monsignor Dan. Kasi kung hindi mo kilala si Monsi, maaring parang labis nga ang pagbubuhos ng pagmamahal sa kanya. Pero sa mga taong may malalim na relasyon kay Monsignor Dan, at marami yon, kahit dalawa pa o tatlong tribute pa ay gagawin at gagawin nila dahil love nila ang paring ito. Sana ganun na lang ang pagmamahal natin sa Diyos. Kaya maganda pong tanungin natin sa ating sarili, ngayong Semana Santa, paano ko palalalimin ang personal na relasyon ko sa Diyos?